na ang kontrobersyal na anti-terrorism bill matapos lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte, kinumpirmayan ni Presidential Spokesman Harry Roque bago ito umani ng batikos at kabi-kabilang protest ng panukala. Layo ng batas na magbigay kapangyarihan sa mga otoridad na hulihin ng walang warrant at ikulong ang mga hininalang terorista ng hanggang 24 na araw. Malalakasin din ito ang surveillance powers ng gobyerno. Nakatakdang maglabas ng payag ang palasyo tungkol dito ngayong gabi. Ihati namin yan sa inyo, kaya manatiling nakatutok dito lang sa CNN Philippines. Sumadya naman sa Zamboanga City si Pangulong Duterte ngayong hapon ang kanyang pakay alamin ang punot dulo ng Jolo shooting incident noong Lunes. 4 na army personnel ang nasawi kabilang ang 2 opisyal sa kamay ng 9 na pulis Jolo. Sa Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga City, nakatakdang kausapin ng Commander-in-Chief ang mga tropa. Inaasahan ngayong gabi din kakausapin ng Pangulo ang 9 na pulis na nakapatay sa mga army personnel. Iniimbestigahan na ng NBI at ng PNP Internal Service or Internal Affairs Service ang pamamaril. Isa pang CCTV footage ng Jolo shooting incident ang lumitaw. Ito na kaya ang susi sa pagresolba sa naganap na pamamaril. Ang detalye sa report ni George Cahillas. Ayon kay Jolo Sulu Mayor Kirk Antan, batay sa testimonya ng 9 na pulis sa sangkot sa pamamaril noong Lunes. Sinita nila sa checkpoint bandang alas 2 ng hapon ang 4 na sundalo na sakay ng isang SUV. Sabi nila, sinisita nila daw sa bus-bus. Pinababa nila yung yung window shield nila. Binaba nila konti lang, sabi nila tropa. Ganun daw ang sabi nila. Sabi nila, pwede natin pag-usapan doon sa police station. O sabi ng mga sa yung mga sundalo, sabi nila okay daw. Alas 2:23 ng hapon, isang marked vehicle sakay ang 9 na pulis ang huminto sa harap ng presinto. Nang mapansin na hindi huminto ang SUV, sinunda nila ito. Alas 2:24 nang huminto ang SUV, pero hindi kita sa camera ang posisyon nito. Ang kasunod na sasakyan ng pulis, huminto ilang metro ang layo mula sa SUV. Matapos ang ilang segundo, bumaba ang mga armadong pulis. Hindi na nahagip ng video ang aktwal na pamamaril. Pero sa isa pang security camera footage, bandang alas 2:29, makikita ang SUV at ang 3 nakabulagdang sundalo sa kalsada. Isang rifle din ang makikita sa tabi ng isa sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga miyembro ng Philippine Army. Agad din ang tiningnan at siniyasat ang paligid. Alas 2:36 ng hapon, kinuha ng isang responding sundalo ang baril sa tabi ng namatay na kasamahan bago pa dumating ang mga police backup na nakasuot ng fatigue uniform. Basta alam ko ma'am yung nakita ko yung footage, may baril yun, mahaba. Siguro yung armalite, siguro BB armalite yung nakita ko at saka isang Uzi. Yung Uzi kinuha na sa loob . Yung baril yung nakuha doon sa sa 3 yung namatay yung sa malapit sa ulan ng ng sasakyan. Siguro ma'am baka natakot yung pulis maunahan sila kaya nagbarilan na ganun . Gumilid lang ang mga pulis habang nasa loob ng crime scene ng mga responding sundalo. Ang isa sa kanila na kinilalang kapatid ng isa sa mga namatay, makikitang may kinuha sa damit ng kapatid at sa loob din ng sasakyan. Inamin ng Philippine Army na nagkamali ang kanilang mga tauhan sa pakikialam nila sa crime scene at may imbestigasyon na sila hinggil dito. Ang Philippine National Police naman ay tumanggi na magkomento sa mga video. Ito daw ay para hindi pangunahan ng imbestigasyon na isinasagawa ng National Bureau of Investigation. George Cahillas, CNN Philippines. Panibagong record na naman ang pinakamataas na bilang ng mga kaso ang iniulat ng Health Department. Umabot ito sa mahigit 1,500 ngayong araw. Nasa 40,000 na ang confirmed COVID-19 infection sa bansa. Pero ang magandang balita, naitala rin ngayong araw ang pinakamaraming bilang ng mga gumaling, 400 pasyente. May mahigit 11,000 ng coronavirus patients ang naka-recover. Nasa 1,200 naman ang nasawi. Balik operasyon ang mga tinaguriang hari ng kalsada. Simula ngayong araw, nasa 6,000 tradisyonal na jeepney ang pinayagang pumasada sa Metro Manila, pero hindi lahat sinuwerte. Marami pa rin kasing tsuper ang hindi makabiyahe. Kung bakit, alamin natin mula kay Paolo Barcelon. Live, Paolo.
Well, PM, masaya naman yung mga commuter at mga driver dito sa particular na terminal na ito dito sa Quezon City. Yung na-mention kanina nung mga driver ay sa wakas, kahit papano, may maiuwi na sila sa kanilang pamilya. Pero yung mga pasahero din ay masaya dahil kahit papano na-miss nila yung sumakay sa mga traditional na jeep dahil nga mas mura at mas menos yung kanilang gastos sa pamasahe. Okay naman, kasi yan, presko. Kasi kaya ngayon mainit. Ngayon lang ulit ako nakasakay ng jeep. First time ko ulit. First time ulit? After how many months? 4 months po. Okay naman po ito para may pamili na po ng pagkain. Na dito sa particular na rutang Quezon Avenue patungo ng Santa Mesa Pia ay sumusunod naman yung mga jeep doon sa mga health protocols. Bayad muna bago sakay at wala na rin. O hindi na uso dito yung abutan kay manong driver kung magbabayad ka. Bawal na rin yung siksikan, Pia, kaya hindi mo na rin maririnig sa mga barker yung kasapayan, dalawa, kabilaan, dahil may mga barrier na nakakabit doon sa mga jeep para maipatupad itong mga physical distancing. Meron ding nag-check ng temperatura ng mga pasahero bago sila sumakay. Wala pang QR code, Pia, yung mga jeep na pumapasada dito dahil nag-crash kamakailan yung website ng LTFRB kung saan pwede sanang mag-download ng QR code yung mga chuper, pero hanggang Linggo na lamang pwedeng pumasada ng walang QR code itong mga driver. Sabi ng LTFRB, dapat may nakapaskill ng QR code sa mga jeepney sa darating na Lunes. Sa ngayon, Pia, napakaluwag pa rin ng sitwasyon dito sa terminal na ito. Buong maghapon tayo dito simula bandang alas 2, ano, ay manipis yung dating ng pasahero, hindi ganun kadami. Pero ang sabi ng dispatcher na nakausap natin, yan ay dahil unang araw pa nga lamang ng pagbabalik, pasada nitong mga jeep na kagaya nito. So ang hope nila, ang kanilang hiling, ay sana sa mga susunod na araw ay mas dumami pa yung mga pasaherong sasakay para nga naman sa ganun ay makatulong sa kanilang pang-araw-araw na kita. Pia? Paolo, meron din daw ilang chuper na napagastos, no, bago makabiyahe ngayong araw? Oh, Pia, kanina may nakausap tayong isang driver na biyaheng Project 2 and 3 papuntang Pantrangko. Nakausap natin itong driver na to. Ang sabi niya sa atin, hindi bababa ng 2,000 piso yung gastos niya sa pagpapakabit nitong mga barrier. Kumikita siya, Pia, ng 500 pesos sa bawat boundary kada araw. So kung susumahin natin yan, 500 piso, 4 na araw na biyahe yung kailangan niyang bunuin para lamang maibalik yung kanyang ginastos, no? And dito naman sa terminal na to, yung minimum na nagastos nila, 3,500 para din sa parehong barriers na kinakabit sa jeep. Kung kaya't umaapela yung mga kasama nila na hindi pa makabiyahe at maging yung mga driver, no, Pia, na sana ay madagdagan yung pasaherong kanilang sakay o di kaya makabiyahe na rin yung ibang mga driver na hindi pa pinapayagan para madagdagan yung available units nang sa ganun, ay makatulong na nga rin din dun sa kanilang pang-araw-araw na kinikita. Pia? Isa pang breaking news dito sa CNN Philippines, tumagas ang halos 50 toneladang langis mula sa isang sumabog na power barge sa Iloilo City. Ayon sa City Emergency Operations Center, nangyari ang incident sa distrito ng Lapu's alas 4:30 ng hapon kanina. Sa aerial survey na isinagawa, makikita ang pagkalat ng langis sa karagatan ng pagitan ng Iloilo at isla ng Guimaras. Nakikipagpulong na ang Philippine Coast Guard sa mga lokal na opisyal para mapigilan pagkalat ng langis. Naman sa mga residente na nakausap ng CNN Philippines, umabot na ang mabahong amoy ng langis sa mga kalapit na lugar. Nakarating na ng Zamboanga City si Pangulong Duterte. Makikipagpulong siya sa mga tropa ng gobyerno roon matapos ang insidente ng pamamaril sa Jolon nitong Lunes. Inaasahang haharap din sa Pangulong siyam na pulis na nakapatay sa 4 na sundalo ng Army. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines para sa mga karagdagang detalye. I was really very sad. Kasi mahal ko ang sundalo ko. At yung pagmamahal ko sa inyo, just like the giving of the gifts. Natural yan. Do not take it as a form of bribery or what. Anyway, you must remember that it's government property also. It's not ours. Itong nangyari, masama. Uh,
pati ako on the sideline, nakita ko na hindi nga maganda. And it has generated so much, maybe hatred, so much animosity between the two units, PNP, pati Armed Forces of the Philippines, which is not good, because in the end, it would be the people who will bear the brunt of all this thing. Alam mo, hindi ko kayo mapigilan. Na gusto ninyong gumante, kung gusto ninyong mag-resback, then go ahead. I cannot stop you. But also, at the end of the day, just give me one answer. Did the country benefit from furthering the violence? Alam ko galit kayo. At dapat magalit talaga kayo. Eh ako mismo galit eh. Sa sitwasyon, sa nangyari. But I'm here to just make a simple request, a plea, na yung nangyari, the best thing for us to do, which is the only way para sa atin. Saan yung NBI? Nandito? Sumama ba yung NBI? I have directed the director to investigate. Sinabi ko sa kanya, investigahin mo, search for the truth. At kung nakita na ninyo, make it public so that everybody will understand the situation. Kasi kung hindi ninyo mahintay at ang sakit ninyo, it makes life a bit dangerous and uncomfortable ka. Kasi kayo mismo magkita dyan sa labas, masalubong mo kung saan. But baka ipauna ninyo yung galit ninyo, forgetting that there is a more important task to do, and that is to protect the people of the Philippines. Let us not lose sight of that reality. Alam ko na talagang gusto mong umupak rin eh. Pero at the end of the day, I will ask you simply, what good did it do for all of us and for our country? Alam mo, sabi ko, hindi talaga maiwasan to. I remember may apat na police na napatay ng army in a mis-encounter talaga. Mis-encounter. And so there were so much recriminations from different units that I was also bothered. I was looking for a way how to
handle the situation. Para kasi the ship of state is sailing. Hindi naman typhoon, but a little bit turbulent water. Nandito ako para maghingi ng tulong sa inyo. Help me make the waters calm. Kasi ang ating bayan, ship of state, is sailing in that area. Nung ang pulis ang namatay, apat, I'm not comparing, I'm just saying, but what I did. Nung nakita ko medyo mainit, kayo, you were there in the command conference, I'm sure. Yung anong sinabi ko sa inyo, I do not want to hear anything about that incident at all. Mahirap kasi na mag, ano, ng istorya ng pataya ng mga tao mo. It is not a pleasant task. And it's not a good one. So, nakalimutan na yun. Now, huwag ninyong isipin na yan rin ang gusto ko. Kasi may nakita akong mali. Mag-neutral na lang ako sa salita ko. But I have my own misgivings about the whole thing. But pending the release or pending the invitation of the NBI, we all must just keep our silence and hope that the NBI would find the truth for us. Trabaho nila yan. At, yes, sir. Trabaho nila yan. And I'm sure that they would not fail me. Kilala ko itong mga to sila. Matagal na ito sa ano. At sabi ko, get the truth. Huwag mong sobrahan, huwag mong kulangan. Yung totoo lang. Because it will save us the trouble. You bungle everything at marikita na minasilip sila na hindi totoo or a concocted one. We cannot control the trouble. Ay, kayo na lang ang barilin ko para matapos. Nang pumunta ako dito, hihingi ako ng tulong ninyo. I'm pleading. Nakikiusap ako. Nihangyo ko ninyo. Natabangan ko ninyo pagpakalma to keep the waters in the meantime calm and we wait for the result of the investigation. Yan ang piyuntahan ko dito. Kasi mahal ko ang sundalo ko. Mahal ko rin ang pulis ko. Puro nagatrabaho. And at the end of the day, baski anong desisyon dito sa baba, pag sinabi ko na wag na muna, do not, nasusunod. Ako ang nasusunod. Kaya I feel so responsible sa mga pulis ko, pati sa mga militar. So there is now this raging
feeling of maybe hate. It could be hate, which is a dangerous thing really to nurture. It does not do any good, because there's the investigation, and I'm giving you my word of honor that the investigation will proceed to find out the truth unfettered, unbridled by anybody except yung sa trabaho. Walang makialam. At yung totoo lang. Yun ang maasahan ninyo. At kung sino man ang may kasalanan, then he has to pay for it. What I'm saying is, we're trying to figure out how we can, in the meantime, do something to give you the assurance that justice will be done. So I'm giving it to you, I said, as a word of honor of a president. Now I will find out the truth from the investigators. And I hope that it would satisfy all. Wala namang iba. You want to take revenge for what? Gusto mo nang pumatay ng pulis for what? Would it make the four officers come back to life? At yung mga pulis, kung may kasalanan, hindi hintayin natin, at pagkatapos, they will be prosecuted, either a court martial or